Hello everybody! Today is our day 23. Bumili po kami ni Mr. Cruz ng PVC na 1/2. Pang electrical pang, to. Oh, yan. 1/2. Ako tigahawa. Busy ako. Bumili rin ng common nails. Yan. 23. 3 kilo. Dito lang din, malapit sa amin. Sa amin, yes. So, dadali na namin sa site to yung tubo. See you later. Bye-bye po. Yun, nandito na po tayo sa site. Si Rachel umiinom. Tara, tingnan natin kung ano yung mga ginagawa ngayon ng mga workers. Sa harapan ng bahay, nagbabalangkas na rin sila ng mga kukulumber. Kasi magkakaroon dito ng balcony sa second floor. So, kailangan mayroon mga abang din ng mga balangkas ng kahoy. Papapatungan sa pagtutungtungan nila. Yung lintel beam dito sa harapan, ito nilalagyan na rin nila ng forma ng pinolik saka ng kukulumber. Bubuhusan daw nila ito mamaya ng konkreto. Yung lintel beam na yan, support yan pampatibay. Para ma-hold na yung weight ng hollow block. Kasi meron ditong sliding window, awning window, saka ng main door. Yeah, si Aga tiga pokpok. Pinapakuha nila. So, ito yung ito yung lintel beam, yung bakal niyan. So, konektado siya, magko-cross siya dito, punta sa kabilang poste. Dito naman si Ray, dinagdagan niya ng stirrup yung poste, tapos tinatali niya ng alambre yung beam o biga sa taas, papunta sa poste o yung column. So, nagiging masinsin yung pagitan dito ng mga bakal. Almost dikit-dikit na siya. So, kailangan pag nagbuhos to, talagang sisiksikin para walang ampaw o walang honeycomb. Nag-aabang na rin sila ng pipe, electrical pipe, para sa magiging switch ng ilaw ba yan? Ilaw. Yan, abang yan. Para sa ilaw. Kasi pag binuhusan yung lintel beam, dapat nakaabang na yung tubo ng wiring. Mahirap kasi magsinsil. Kung uunahin muna yung lintel beam, konkreto na siya, saka mo sisinsilin. So, mas maganda ito, nakaabang na siya. So, dito nga, nag-abang sila. Isa, dalawa, saka tatlo. Ayan. Para sa ilaw yan, saka sa switch. So, magkakaroon kasi ng ilaw dito, ng wall light dito. Then, dito rin meron. Saka dito, meron siyang wall light. Magsisinsil din dito si Randy kasi tatlo nga pala yung magiging wall light dito. So iaabang din yung isang tubo para sa ilaw o wall light. And time check 2 PM and iakyat na nila yung bakal ng beam dito sa kabilang side. So, naduktungan na rin siya. Tinatali ngayon ni Ray saka ni Foreman. Kanila Aga yung mga anilyo niya o yung mga stirrup. Ah, si Ninyo pala yun. Ninyo, alam ko siya. Shoutout! Shoutout! Shoutout saan? Pinting ulit. Kanino? Federico de la Cruz. Federico de la Cruz daw. Shoutout. Kamusta po kayo? Dito sila Tatay Bobet. Yan, gumagawa pa rin sila ng forma. Para sa lintel beam yata ito, no? Yan, sa lintel beam. Medyo mainit ang panahon ngayon, kasi katang araw. Alas 2:05. Ito yung ginagawa nilang forma para sa lintel beam. So, nandito yan. Dito nila ilalagay yan sa likod.
Ayan yan, yung lintel beam. Yan. Sa likod. Kailangan kasi ng lintel beam para ma-support niya yung weight sa taas. Kasi meron ditong sliding door. Sliding glass door. So, obligado maglagay ng lintel beam para mas matibay. Kanina gumawa sila ng gagawing spacer, concrete spacer. So, gumamit siya ng PVC pipe. Tapos sa semento, nilagyan niya ng alambre. So ito yung alambre na to, ito yung tatali sa mga rebar sa mga bakal. Ilalagay yan sa ilalim. Spacer yan para nakaangat. Para pag nagbuhos ng slab, nasa gitna yung bakal. Si Paolo, alambre pa rin ang inaasikaso. Nakatapos ang alambre. Lama siya, shoutout. 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 Prado? Wag. Wag, lagot kayo. Shoutout sa aking girlfriend mo, ano pangalan ng girlfriend mo? Alana. Alana, Alana ng girlfriend. Break na sila ko daw. Alan! Break na daw, ganun-ganun lang. Umulan lang ay nag-break na kayo. Pretty Rachel, ano merienda natin for today? Ano? Jollibee. Tapos 3-in-1 na ice cream. Ice cream. Tapos meron pa akong ano, may hamburger patties. Ito ano to? Mango shake. Ito ano? Lemonade. Blue lemonade. Blue lemonade. Okay, laman ito. Spaghetti o palabok? Palabok. Palabok. Yeah, haluin mo mabuti. Mango shake. Shoutout kay Tito Bal, nagbigay ng mango. So ginawa namin siya mango shake. Sarap yan, malamig. Masilip daw eh. May fish fillet. Fish fillet, fish ball. May tofu, saka may kikiam. Tatlong klase yan. Sweet and sour. Kala ko pa naman ice cream. May sweet and sour. Ayan na. Kaya na. May ice cream po. Yan, bubuhusan nila ngayon itong lintel beam. Kapiraso lang naman to. Puro mga dalawang sako lang to, dalawang supot. Kaya konting halo lang to, mano-mano lang. Dalawang supot lang na simento. Unang buhos. Yan, dire-diretso lang sa pagbubuhos ng lintel beam. Watch out! Ay, shout out pala! Gumagawa sila ng spacer. Gamit niya yung, ano ba yun? Dos? Tres? Dos. Dos na diameter to na PVC pipe. So, pinutol siya. Tapos nilalagyan ng puro ba yan? Hindi. Si Pogi. Shout out mo si Pogi. Finish. Ayan, finish product niya. Mura lang po isa nito, 10 piso. Wow! So ito yung spacer na ilalagay doon sa slab, sa flooring. Para hindi nakadikit sa pinolik. Mura lang po, order na po kayo, mura lang. Ayan, gumawa sila. Marami pa silang gagawin nito. Order lang po kayo, mainit pa. Magkano ba, Paolo? Ano lang po, 20, mainit pa. Mainit pa. Pwede po siyang i-partner sa kape. Kanina gang ube. Dito naman, dadagdagan na nila ng 16mm na bakal yung biga niya. So, ini-insert nila. Yan, kailangan maraming tao dito kasi mabigat yung bakal. Para ma-insert siya. Today is our day 23. Mag-recap po tayo ng mga nagawa po ng workers. Simulan po natin sa harapan.
So, nagbalangkas na rin sila ng mga kahoy dito, yung form work niya. Din sa gilid, may mga nakalabas din na kahoy. Nagsisilbing tuntungan din nila. Double purpose to eh. Katangan ng forma, at the same time, nagiging tapakan din nila. So, tara sa loob. Tara, akit tayo. So, ito na yung lintel beam. Nabuhusan na siya. Manipis lang naman yung buhos niya. Saka maliit lang naman yung lintel beam. So, nagabang din ng mga pipe dito, mga tubo para sa electrical. So, ito dalawa kasi meron siyang switch sa baba. Magiging switch niya. Ito rin, electrical para sa ilaw to. Yung inabang na tatlo na to. 1, 2, 3. Pag tumigas na yung lintel beam na ito, aasintahan din siya ng hollow block. Then saka ilalagay yung pinaka beam niya, yung biga. Magsisimula dito, papunta doon. Dito naman nailatag na nila yung bakal ng beam sa side niya. Hanggang sa dulo. So, idadagdag na lang dito yung crank beam yata tawag doon, o yung developmental beam. Bukas itutuloy nila ito. May nasa loob ng bahay. So, tingnan natin yung bandang likod. So, ito pa isang lintel beam na nabuhusan na rin to. Kung mapapansin niya sa labas, naglatag na rin sila ng mga balangkas ng kahoy. Nagsilbing ang tuntungan saka patungan ng mga formwork. Tingnan natin sa taas. Ito meron pa silang isang mini hagdan. Tara, akit tayo. Yan, ito yung isang lintel beam pa. Buhusan na rin siya ng kongreto. Tapos nagabang rin ng ito yung tubo. Para sa electrical naman. Yung switch niya. Saka yung magiging ilaw sa labas sa service area. Ito yung service area kasi niya. So, kamukha rin isang lintel beam. Pagkatapos nilang ikongkreto ito, asintahan pa siya ng isa't kalahating hollow block na patong. Then, saka pala ilalagay yung beam dito. Duduktong dyan. Yun. Papunta sa beam dito. Yung side naman na beam niya, nahikabit na rin nila. Pero hindi pa kompleto yung mga bakal niyan. Itutuloy nila yung bukas. So, that's it for today, guys. Sana po, pag nagustuhan nyo po yung video, paki-subscribe po. And click the notification button to get you notified. So, hanggang dito na lang po. Goodbye. See you tomorrow. Pahabol lang po. Gumawa kasi ako ng sketch niya. Papasa ba sa isang mata ng engineer? Papasa kaya ito sa mata ng, ano ba, engineer ba o ng arkitekto? Papasa so, kaya sa isang sa mata ng architect? Ito yung in-sketch ko na, in-sketch ko na harapan, yung front facade niya. So, ito yung second floor. Sliding door, tapos awning window. Tapos meron siyang railing. Sa baba naman, ayan yung pintuan, awning window, saka yung sliding window. So hanggang dito na lang po ulit. Maraming salamat sa panonood. Thank you po. Hanggang sa susunod na video.